Maayong buntag, andito ako ngayon sa Barangay Rogongon sa Iligan City. Itong Barangay Rogongon, dito matatagpuan yung ilang mga komunidad ng mga Higaonon. Yung mga Higaonon, sila yung indigenous peoples dito sa Iligan. In fact, they're the first settlers of Iligan. Kahit na dumaan na yung maraming panahon, yung mga Higaonon talagang pinapanatili pa rin nila yung kanilang lokal na kultura, yung kanilang indigenous culture. Nandito ako ngayon sa Hidden Paradise, kung kanilang tawagin, o Sikyop. Maganda raw yung tanawin dito. Tapos, ang sabi nila, ang sarap din daw ng pagkain dito. Pero, bago natin ma-experience yung mga magagandang tanawin at masarap na pagkain, kailangan daw lahat ng bisita dito sa Sikyop ay kailangan daw dumaan sa isang ritual. Maayong buntag! Maayad na pag-uma. Kayo po si Ate? Ate Maricel. Maricel. Isang bari po ng Barangay Rogongon. Ah, okay. At Barangay Kagawad. Ano po ito? Ito yung i-welcome namin sa inyo. Ito yung signature ng mga Higaonon. Ah! Yung... At kailangan magbihis din ako ng ganito. Magbihis. Diyos ko, pakiramdam ko naman, prinsesa ako. Minibihisan talaga ako. Panalo. Pwede na ba akong prinsesa ng mga Higaonon? Ang mga bisita magbibigay ng lugbak o offering. Karaniwan, mga barya ang inaalay sa tribo. Actually, marami na po akong napuntahan ng mga communities ng mga indigenous peoples. Laging may ritual bago pumasok. Kasi syempre, hindi natin alam kung ano yung mga dala-dala ng mga malas or sakit or espiritu or mga elemento na dala ng mga bisita. So, mas maganda i-cleanse muna, kumbaga. So, magsasagawa muna tayo ng ritual. Ginilitan ng leeg ng manok at pinatulo sa sahig ang dugo nito. Dito aapak ang mga bisita para maiwanan daw sa mga dugo ng manok ang mga kamalasan na maaaring makapasok sa tribo. Pwede na ngayong magsaya at magpasalamat. Okay, eto na yung totoong welcome kasi welcome na tayo ngayong pumasok sa kanilang community. At pagkatapos, itinuro nila sa akin ang kanilang tradisyonal na sayaw. At syempre, ang pakay natin dito, matikma ng mga ipinagmamalaki nilang lutong Higaonon. So, nagsagawa tayo kanina ng welcome ritual, welcome dance. Ngayon naman, may welcome food din. Yung pagkain na karaniwang binibigay ng mga Higaonon sa kanilang mga bisita. Ang tawag dito po ay lupot at saka, lupot. At saka yung nilagang manok. Oo. Na tinatawag namin na nilauya. Nilauya, so may luya, parang tinola. Oo, tinolang manok. Oo, parang tinolang manok, lauya. Ito yung kaninang manok na dinasalan na, ginamit natin yung dugo kanina. So kumbaga ito'y dinasalan na manok, nilaga na nila ito. Ito ngayon yung gagamitin natin para sa lauya at saka para dun sa lupot. Okay. Gamit ang pinagpakuluan ng native na manok, pakukuluan naman ang tanlad. Ang kalawag o dahon ng turmeric. So ito parang spring onions, oh, di ba? Tinatawag natin na ganda o sibujing. Ah, ganda? Ganda, oo. Oh, ito yung ginagamit dun sa palapa, yung ginagamit na palapa. Oh. Ganda o sibujing. Oh, lalagyan natin ng ganda. Oh, lagyan natin otherwise ng ganda. Otherwise known as onion leeks. Para mabango siya. Sunod na isasama ang sibuyas at luya. Sa tagal ng pag-host ko dito sa Pinasarap, nalaman ko na ang daming iba't ibang bersyon ng tinola nating mga Pilipino. Mga Tagalog, tinola ang tawag. Kapag pumunta ka sa may bandang mga lugar ng mga Tausug, tiula ang tawag nila, di ba? Tiula itum, di ba? Pag pumunta ka bandang norte, lauya ang tawag nila dito sa mga... Nilalahamanok. Lauya rin. Lauya rin. Ah. Pagkatapos, pahuluan na ang half-cooked na native na manok. Isasama na rin ang bell peppers, siling espada, titimplahan din ito ng konting asin, at pagkatapos, isasama na ang hilaw na papaya. Hahayaan lang itong kumulo hanggang tuluyang lumambot ang karne ng manok. Bakit po importante sa inyo na
iluto ng paulit-ulit po yung mga dishes na tinuro sa inyo ng inyong mga ninuno? Importante po ito sa amin man para ma-preserve po namin yung culture namin. Tapos mapakita din namin doon sa lahat, doon sa mga bisita na kahit doon sa pag-welcome, makikita nila paano katayin yung manok, paano lutuin, na ginagamit ng ritual, at saka matikman din po nila yung lasa. So, the next time na kumain kayo ng tinola, alalahanin ninyo na bahagi ito ng kultura natin. At yung mga ninuno pa natin, opo, malamang ito rin yung kinakain noon, so parang bumabalik tayo sa nakaraan. Mm-mm. Ayan, kulong-kulo na! Kapag malambot na yung papaya, pwede na nating ilagay yung... Ito yung dahon sa dahon ng sili. Ito po yung dahon ng ganda. Parang katulad din siya nung tinola na niluluto natin sa ating mga kusina. Pero ito, mas mabango kasi meron siyang turmeric, tapos meron siyang iba't ibang uri ng sili, tapos meron pa siyang dahon ng sibuyas. Tsaka meron tanglad. Opo. Pagkatapos palambutin ng manok at papaya, ready na ang ating tinola. So, naluto na natin yung ating nilalaha manok, lauya, na parang version ng mga higaunon ng tinola. Ngayon, gagawa na tayo ng lupot. Ito yung welcome na ano na doon sa mga bisita. Meron tayo ditong dahon ng saging. Oo, ito po tayo. Okay. Tapos ilagay nito ang kanin, ma'am. Ah, so parang binalot. Binalot siya. Sa dahon ng saging, maglalagay ng kanin at doon ito ihuhulma na parabang pyramid. Pagkatapos, lalagyan ng toppings na manok. Saka ito titiklupin para maibalot. So, ibinibigay niyo to ng ganyan? Ibinigay ko sa inyo. Ayan. Tapos, pwede ko na ngayon to kainin. Oh, pwede na po. Tikman na natin! So, ito na yung ating welcome food. Nilaha manok lauya. O lupot kung kanilang tawagin. Diba? Parang binalot. Diba? Shinaron. Alay mo, yung mga higaonon. Diba? Nung sinaunang panahon, nagsha-sharon na sila. Ito yung perfect na pang-sharon, no? Diba? Ayan. Ooh, ganda! Ayan. Tapos, meron ka ditong sabaw. Uy! Sarap, ah. Grabe yung ano, yung anghang, oh! Sumisirit! Pero ang sarap. Ang sarap nung sabaw nila. Very aromatic siya. Ang bango-bango niya. Meron siyang anghang, pero dito mo na lang siya na nalalasahan yung anghang. Tapos pag gumano ka, parang akala mo yung... Para siyang yung tinola na nakakagaling. Alam mo yung pag may sakit ka, kumain ka ng tinola, talagang parang lalabas lahat ng init sa katawan mo. Panalo, sarap. Tapos, ito yung kanilang lupot. Kanina mainit pa to, pero dahil dun sa dahon ng saging, ano. The next time na magluluto ako ng tinola, lalagyan ko na rin ng tanglad at saka ng daon ng sibuyas. Ang sarap pala. Panalo. Okay siya, ha? Sarap. Ang lambot ng manok, tapos yung mismong sabaw, gumuguhit. Tapos talagang naamoy mo talaga yung tanglad. Okay, ah. Pero, uy, welcome lang pala to. Ibig sabihin, appetizer pa lang to. Marami pa tayong kakainin. Ubusin ko lang to, tapos magluluto pa tayo.